Pero mga kaibigan, gusto ko lang maglabas ng sama ng loob dito sa mga napakaraming bumabanat sa akin, nagsisipaglabasan sa kung saan saan. Dami kong nakikita kanina yan sa mga social media ng mga post tungkol sa akin. Mga hindi ko alam kung bakit sila ganun sa akin. Nare-reklamo nila, bakit daw ako sobrang lakas maglaro. Eh, kasalanan ko ba naman? Ano magagawa ko kung pinanganak ako na sa bawat hawak ko ng video game, sa bawat laro ko ng video game, eh napakagaling ko? Hindi ko na po kasalanan yun. Unang-una, etong mga taong tumitira sa akin, siguro may sila siguro itong mga kawawa sa laro, itong mga tinatawag na mga bano, na mga noobs, na mga cancer, na mga toxic, na puro inggit lang yung tumatakbo sa kanilang isipan. Sa lahat ng laro ko, talagang puro sila kritiko at puro sila pangbabash sa mga live stream ko. Hindi na lang kayo maging proud na ang isang Pilipino na gaya ko eh iniidolo sa kahit na anong laro, kahit na anong video game. Unang-una, Dota, 20k MMR, sobra-sobra, napakalayo natin sa second placer. Ang ang pangalawa sa akin, eh 9k MMR, 10k MMR lang, naka 20k po tayo. Ano magagawa ko? Ano kasalanan ko dun kung sumobra ako? Hindi na lang kayo maging proud. Ang birang yan. Nakakapanginit ng ulo eh. Saan mo yung bagong gising ako tapos mababasa ko puro kayo pang babash sa kapwa nyo Pilipino eh. Natural lang naman sa akin yun eh. Pinanganak ako, pinaglihi ako sa video game, pinaglihi ako sa Tetris, yung break game. Ayan, sa Dota, napakarami kong nababasa kanina. So, para hindi na ako ma-stress, hindi na ako nagbasa-basa tungkol sa Dota, pumunta na lang, nagbasa-basa article tungkol naman sa Mobile Legends, pambihira, ganun pa rin ang binabanggit ng mga haters ko. Mythic daw ako. At bakit daw ako nakapag-mythic ng napakadali gamit lang yung isang hero na pangalan ay Bruno? Anong magagawa ko kung napakasimple nung laro? Madali lang sa akin kahit na anong laro. At talento ko po yun. Hindi ko na po kasalanan kung bakit ganun ako. Eh, nakapag-mythic ako gamit ang isang hero lang eh. Anong gagawin ko? Alangan namang di na ako maglaro. Sinubukan ko nga maglaro. Tapos sa loob lang ng isang linggo, nag-mythic ako. Oh, gusto ko lang subukan yung game. Nag-mythic ka agad. Anong problema doon? Puro kasi inggit yung mga tao ngayon eh. O, ito pa isa. So, shooting game naman. Sa PUBG naman. 1 versus 100. O, 1 versus 100 doon. 1 versus 99. Hindi naman talaga 1 versus 99 yon. 100 players yon. Nataon lang na 99 kills yung nagawa ako sa isang session. Imbis na makatanggap ako ng mga wow o kaya heart reacts, puro pang babas yung ginawa sa akin. Porket para daw cheater akong gumalaw. Pinagdudahan pa ako. Eh alam naman nila. Counter-Strike pa lang noon. Counter-Strike pa lang noon, guys. Pambira. Kilala na ako dyan. Ang kabuhayan ko Counter-Strike pa lang. Pakikipagpustahan. So, nung lumabas yung PUBG na yan, naging madali na lang sa akin. At hindi na dapat pagdudahan yung nagawa kong yun, na 99 kills sa solo session. Grabe kayo? Grabe, grabe. Mga Pilipino, paano tayo asenso kung purong hila pa ba ginagawa natin sa kapwa natin? Ano pa ba yung mga game na binabash tungkol sa akin, yung mga nilalaro ko ngayon? Dota, ML, oh. GTA, kasalanan ko ba na naman kung bakit ako nag-iisang professional player sa GTA at walang professional player na iba? Ano magagawa ko kung akong nabansag ang professional player? Binansagan nila ako eh. Kasalanan ko ba yun?
Yun ang tinawag sa akin. Ewan ko. Hindi ko na alam, guys, kung paano ako mag-i-explain sa inyo. Lagi na lang ganyan. Bakit ba ganyan kasi tayo mga Pinoy? Hindi ba pwedeng maging proud na lang tayo sa kapwa natin? Sige mga kaibigan. Mula ngayon, hindi ko nagagalingan sa bawat laro ko para wala namin masabi. So kung bibisitahin nyo ako sa mga laro ko ngayon, kayo na mga nakakakilala sa akin at kayo mga bagong nakapanood nito, kapag nabisita kayo sa mga laro ko ngayon, hindi ko nagagalingan, magpapanggap na lang mahina. Yan ang gusto nyo eh. Sige, gawin natin mula ngayon. Hindi ko nagagalingan para wala nang inggitan na mangyari. Siya. Salamat.